depositor ka. Tapos pangalawa, ang ADB mo ha, ang average daily balance mo is 500,000 pesos. Actually, nagulat ako. Sabi... Diggers, what's up, what's up, what's up? It's Madam Digger Princess Mendoza. Mga ka-diggers, deadmahin nyo na lang hinasa mata ko ha. Ayan yung puti na yan. So, nag-flare up ako, grabe. Ito pa, yung mga yung pula-pula na yan. Psoriasis po yan. Tsaka yung nasa noo ko, grabe. Natakay ko ng psoriasis ngayon. So, malapit na naman ang aking period. Kaya, ayan na naman yung kaguluhan sa mukha ko. Talaga sa mukha ko talaga eh. So, ayan na mga ka-diggers. So, usapang safety deposit box tayo. So, ano ba ang safety deposit box? Basahin ko muna ha. A safety deposit box is an individual locker of sorts, usually a metal box that is resistant to fire, flood, heat, earthquakes, hurricanes, explosions, and other disastrous conditions, and is typically secured in a vaulted section of a bank. So, ayan, yan yung ating pag-uusapan ngayon. So, marami kasi nagre-request mga ka-diggers last year kung ano daw ba yung mga advantages and disadvantages pag kumuha ka ng safety deposit box. Magkano daw ba? Ano daw ba yung mga requirements? Etong mga sasabihin ko sa inyo, eto yung base sa aking research at the same time sa aking knowledge or experience, okay? So, ayan na mga ka-diggers, mag-start na tayo. Ayan nga mga ka-diggers, hindi ako nagtatrabaho sa banko, so yung mga sasabihin ko sa inyo ay base sa aking pagtanong-tanong at personal experience, okay? So, ako talaga, safety deposit box ako kasi nga, alam niyo naman sa mga ka-diggers ko dyan, na yung nangyari sa amin, parang 3 years ago na, 4 years ago, parang gano'n, na nabudol-budol kami. Kaya kami talaga, nag-decide kami na wag nang ilagay yung mga valuable items dito sa bahay. So, yun naman yung decision naming family. And ayun na nga. So, eto yung isang advantage talaga na nakita ko, no? Security. Kasi bakit? Para maiwasan yung pagnanakaw, katulad nga nung nangyari sa amin na nagka-problema kami. Although hindi ko sinasabi na imposible ha, na hindi manakaw sa bangko, kaya lang, parang for me, mas safe, mas secured kasi nga, doon merong 24/7 na CCTV, merong guard, I think meron din silang mga motion detection, yung mga ganyan. Kumbaga, state of the art yung kanilang security kung ikukumpara sa bahay. Okay, yun naman yung sa akin. And pangalawa, privacy. Kasi kung sino lang yung merong susi nung locker, ganyan, nung vault, siya lang ang makakapagbukas. And isa pa na talagang pabor na pabor sa akin mga ka-diggers is yung dahil dun mo nga nilagay yung mga valuable items mo, so alam mo na doon lang talaga sila. Okay, so nandun lang talaga sila kasi ako mga ka-diggers talaga lagi akong makakalimutin, alam niyo yun. So minsan nami-misplace ko talaga yung mga yung mga items, yung mga alahas na wala talaga mga ka-diggers, hindi ko na maalala kung saan ko nailagay. So iwas wala dahil nakalimutan mo kung saan mo inilagay. So, ayun. So, ayun. Privacy, security, and at the same time, para maiwasan yung mga misplaced. Alam niyo yun. Eh, so, ayun yung mga advantages na nakita ko, no? And, yung mga disadvantages naman, number one, limited yung space. Okay? So, kunwari, depende dun sa i-rent mo kung medyo maliit lang. So, limited lang yung mailalagay mo. Pangalawa, cost. Kasi yearly, kailangan mong magbayad ng rental. Depende dun pa sa space o sa laki ng vault na i-rent mo. So, yearly yon. Although, I think, affordable siya. Kaya lang, syempre, kung sa bahay, hindi ka na magbabayad ng ganun eh. So, sa kanila kasi mag-rent ka, so kailangan magbayad annually. So, may cost pa. And yung pangatlo mga ka-diggers, limited access. Kasi syempre, banko yung paglalagyan nyo, no? So, huwag kayong mag-expect na meron kayong access dun sa mga valuable items mo 24/7. So, paano kung kunwari, kailangan mo yon ng Sunday? Eh, walang bangko, no? So, paano yun? So, ayun. Yun yung mga problema or disadvantage na nakikita ko. Kaya ako, I suggest, ha? Kung kunwari, maglalagay kayo sa safety deposit box, huwag kayong maglagay like yung passport o kaya naman yung mga emergency fund nyo. Lalo na kung kunwari, talagang very important, may pangyayaring kaproblema, tapos weekend, hindi nyo makukuha agad, okay? So, maglagay lang kayo ng mga items doon or valuable items nyo na importante, pero hindi kailangan na
nasa inyo lagi. Okay? So, kung kunwari kailangan na kailangan nyo lagi, huwag nyong ilagay doon. Okay? Kasi baka mamaya magkaroon kayo ng emergency at kailangan nyong kunin, kaya lang nasa bangko, weekend, hindi nyo agad makukuha. And ayun, yun yung nakikita ko na advantages and disadvantages pag nag-rent kayo or kumuha kayo ng safety deposit box. Sa mga ilalagay naman, ako ha, for me, ito yung mga maisasuggest ko talaga. So, unang-una, copy of your will, tapos mga insurance policies, titles ng bahay nyo at saka kotse nyo, yung mga expensive at saka naman yung mga hindi nyo madalas isuot na mga alahas, tapos mga pamana na kahit ano na mahal na hindi nyo na madalas gamitin, yung mga ganyan, stocks, okay naman, bond certificates, mga antique stamps, coin collection, or collection nyo, rare collectibles, yung mga ganyan, gold bar, pwede rin. At eto naman yung mga bangko na pwede nyong marentahan ng safety deposit box. Unang-una yung China Bank. So, nag-start lang ng 500 pesos up to 3,500 pesos. Depende nga dun sa laki ng box katulad ng sinabi ko kanina. Tapos, ang key deposit nila is 1,500. At ang kanilang force opening, pag nawala niya yung susi, my God, 5,000 pesos. Kaya utang na loob. Kung pupunta kayo sa China Bank at masisira ang umawawala niyo yung kanilang susi, automatic na 5,000 pesos. Nakaka-alert yung iwala yung susi, ha? Security Bank din. Ayan, meron din sila. 600 pesos up to 1,500 pesos. So, meron din silang lock and key replacement fee. Siguro pag nawala mo, ano, malamang 1,500. Meron silang other charges na 1,500 pesos. At ayun nga, depende sa laki ng box. So, kung ano yung aarkilahin mo, no? Tapos, BPI or Bank of the Philippine Islands from 2,000 pesos up to 6,000 pesos. Depende sa laki, of course. Tapos, PNB, Philippine National Bank, safety deposit box. Ayan, yung rental nila is 1,000 up to 4,000 pesos. Depende na naman sa laki ng box. Ayan, so, the more na mas malaki, mas the more na mas marami ilalagay nyo, of course, mas kailangan nyo ng mas malaking box. So, ayan, mas mahal, okay? Pero I think yung 4,000 na sagad or 6,000 na sagad yearly, I think mura pa rin yun kung mawawalan kayo, di ba? So, kunwari, mawalan kayo ng 20,000 halaga na necklace, mga ganyan. So, I think okay pa rin yung 6,000 or 4,000 yearly. I think sulit pa rin yun, ha, for me, sa experience ko, mga kadiggers. At eto pa, kasi merong mga nagtatanong sa akin, ha, no? Ano daw ba yung requirement ng mga bangko pag mag-o-open ka? Ako, eto, based naman to sa aking experience, ha. Since kami kasi, matagal na kami dun sa bangko na yon na talagang depositor na kami, so I think naging mas madali sa amin or dun sa aking relative. Basta hindi ko na i-mention kung sino yun. Madali na sa amin na nakapag-open kami ng safety deposit box kasi nga, kilala na kami. Kaya lang, meron ako napagtanungan ng mga bangko po talaga, like China Bank, mga kadiggers, na hindi ka basta-basta makakapag-open kung gusto mo. Okay? So, meron silang requirement. Unang-una, kailangan meron kang account sa kanila. So, meron kang in short, kailangan meron kang pera sa kanila, depositor ka. Tapos, pangalawa, ang ADB mo, ha, ang average daily balance mo is 500,000 pesos. Actually, nagulat ako. Sabi ko, ah, ganun ba? Ganun ba? So, hindi ko na tinanong kung bakit kailangan ng ganong kalaking ADB. Pero I think, siguro, para, ako ha, opinion ko lang. Tingin ko ha, ang opinion ko dito, kaya siguro kailangan ng ganong kalaking ADB. O kaya naman, kailangan na depositor ka doon. Kasi at least talagang may record ka sa kanila na talagang trusted ka, na talagang pag naglagay ka doon, siguro hindi ka maglalagay ng mga illegal things dahil tiwala na sila sa inyo, depositor ka na nila. So, mga ganun. I think, yun yung ano ha, yun yung opinion ko. Yun yung opinion ko kung bakit kailangan meron kang deposit or meron kang pera sa kanila. At the same time, ganun kalaki. So, meron palang ganun. Yung ko lang din talaga nalaman. Medyo nagulantang din ako. Sabi ko, oh my God, ganun pala yon. So, hindi ka rin pala basta-basta makakapag-open ng safety deposit box kung wala kang datong. Okay? So, ayun. Wala kang datong at wala kang account sa kanila. So, ayun, mga kadiggers. Yan ang aking na-share ngayon. At ayan, dyan na po nagtatapos, mga kadiggers, ang aking safety deposit box chuchu content. At sana po meron kayong napulot kahit
Basta at least kahit papano meron kayo napulot na idea or knowledge and power sa aking vlog today. Maraming salamat mga ka-diggers and see you again sa next vlog! Bye!